Hello everyone, assalamualaikum and welcome back to my YouTube channel. And I hope all of you are doing well. So for today's video, samahan niyo po ako. Papasok po tayo dito sa DonQuijote. Ayan po siya. Wait, hindi nakikita. So guys, ayan, mamaya ililibot ko kayo kung anong meron sa loob. Tara, okay, bounce. So guys, ito yung mega donkey dito sa Isawa. Sa Yamanashiki. Okay, so guys, siguro naman hindi bawal mag video or mag-vlog dito sa loob. Ito po tayo, ayan. Pero iiwasan po natin yung mga tao. Actually guys, dito sa Bumili, kumpleto po siya. It's a one-stop shop. Meron po siya rito ang McDonald's. Ayan. Ito yung Bernard Fresh Baker. Oops. Okay, so yun yung ginda ko. And Beard Papa. So, wait lang, lalabas muna tayo sandali. Balik tayo dito sa loob ng donkey. So, maghahanap po tayo ng uulamin natin ngayong gabi. But before that, ang dami sa loob ng ulam dito sa loob. So actually guys, meron sila ditong foreign products. Lahat po sila meron dito. Like, eto siya, yung mga imported food. Okay, so like this one is made of, but this one is halal. Okay, so meron silang Brazil gin, mga Brazil products. And this one is from Thailand. These are Thai products, pero halal po siya. Ayan siya. So we're going to get that later. Wala akong dalang basket. Okay, so meron din siyang Filipino product. Ito yung corned beef, Pure Foods corned beef. Meron din ditong Nor Sinigang mix. Magic sarap. Ito actually yung desiccated na coconut. Ito pala yung desiccated. But this one is from, I think this one is from Brazil, if I'm not mistaken. So ito rin, meron din siyang Ligo. Diba? It's a one-stop shop. But this one, ito yung mga noodles na hindi tayo pwede. Oh guys, meron siyang kimchi ramen. Kaya lang hindi tayo pwedeng kumain ito because this one is not halal. I think it has, I don't know what's inside, what's the ingredients, because it's written in Nihongo. So everything siya. Ang nakakain lang namin dito na halal is this one. Because it has halal stamp. Meaning pwede natin siyang kainin, safe tayo for pork. Ayan, ito rin. It has halal stamp. So kapag ka mga ganito, hindi na tayo pwede nito. Lalo wala tayong nakitang gantong stamp. Okay, so guys, punta tayo sa kabila. So,
Actually guys, dito merong ano, yung mga Korean Korean products are available also. Pero dahil nga hindi tayo nakakabasa, kaya hindi natin alam kung ano yung pwede natin kainin dyan. And these are also Filipino products. Like this one, banana leaves po siya. And it's 139 yen. Meron din silang tilapia. Ayan. Tilapia is, I don't know how much. Yeah, it's 398 yen. Ayan yung price niya. Ito naman yung kanyang filet, tilapia filet. Hot dogs, turkey. It cost 1,098 yen. So ayan, dahil ito lang naman yung yung pupuntahan natin dito. So we have to get our own basket. Pero mamaya na tayo mamimili because I have to go upstairs. Ipapakita ko pa sa inyo kung anong meron sa taas. So tara guys. So tara guys, tingnan mo ko. Aakyat tayo sa taas. Titingnan natin kung anong meron. Bye. Since March is graduation month, so naka-ready na yung para sa mga bata na isusuot na formal attire nila. And it costs 4,990 yen. So tamang-tama para sa aking friend na graduating yung kanyang anak. Ito actually maganda to. Ayan. Ito yung kanilang bag, yung randosero ang tawag dyan. Ito yung kanilang uniform, yung outfit nila dito kapag graduation day. Ito yung sa mga lalaki. Guys, ito yung bag nila ng mga elementary students. Actually, murang-mura na to. This is what they call, ano, randosero. Ayan, ito magandang klase na siya. And it's only 15,000 yen. It's randosero. This one maganda rin. Ayan. Para sa mga bagong papasok na elementary student, ito maganda to. Ayan, naka-ready na sila. All out na. Ayan. So, what else do they have? Hello, Rubina. This one is nice also. Yeah, maganda rin to. And it's also 1,990 yen only. That one is nice also. Yung kanilang shoes. Okay, so they have everything here. Ayan guys, it's a one-stop shop for everyone. Ayan, gusto mo ng piano? They have it here. Yung mga apparel nila, they have it also here. Okay. Ayan. So, ito yung kanila. And of course, yung pinakagustong-gusto kong pinupuntahan dito actually sa loob ng DonQuijote is, ano pa nga ba, but where is that? The bags, the branded bags are also available here. House appliances are also available. So there are bags. Look at that. Great. They have wallets from the simplest bag to beautiful branded bags.
MKs. So take a look at that. These are MKs. Wallets. Coach bags. Gucci bags. And doon yung mga LVs. Louis Vuitton bags. Okay, so guys, nakita nyo na. Of course, yung favorite ko rin na pinupuntahan dito. Ito yung gold house na tinatawag nila. Ayan siya. Gold house. Wow, this one is beautiful. Look at that. Diba? Andito na lahat. So some of these items are second hand, some are branded. Ayan siya. Guys, ang gaganda. But the price will be doubled when you converted it into to Philippine peso. Look at this one. This platinum ring something with diamonds. It costs only 58,000. Kilala ko sila rito. Yan, they are my friends. Okay, so tapos na yung ating paglilibot. Actually, meron pa dun sa dulo. Meron siyang for kids naman. While mommies and daddies are doing their shoppings. So, the kids can go to the play area. And of course, meron din dito shop. Andun siya sa dulo. So, ang last stop na lang natin ipapakita ko sa inyo ay yung ano bang tawag dito? Yung kanilang gaming center. Ito siya. Ayan. Okay. So, ayan. So, guys, hanggang dito na lang ang ating video. Sana na-entertain ko kayo. Kung nagustuhan niyo po ang video ko, please don't forget to like, subscribe, comment, and please don't forget to click the notification bell para lagi kayong updated sa aking mga videos. Maraming salamat po. Thank you. Bye-bye.